Okay. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Saan man panig kayo ng mundo naroon, no? So, ang mainit na balita ngayon, ganun pa rin, no? Ito yung girean sa Senado, no? Yung mga senador ay naghahagilap, maraming bagong pasok, nakaramihan ng bagong panalong senador dahil nabokya yung ocho diretso ay panaytauhan ni Digong, no? So, pumuporma, gusto nila magkaroon ng bagong Senate leadership sa pamumuno ni Cynthia Villar. Alam nyo, maganda kay Senator Cynthia Villar. Kahit alam natin na marami siyang pera, malaki ginastos sa kampanya, at number one siya. Number one, eh. Number one si Senator Cynthia Villar sa Senate. Eh, hindi siya nagyayabang, no? Puro puri at pasasalamat yung naririnig mo kay Cynthia Villar sa mag-amang mag-amang Duterte at Sara, no? So ibig sabihin, masarap tong gantong mga tao, no? Yung values ng utang na loob. Alam niyo yun? Gusto ko yan, eh. Kaya malamang mas maganda tong kaysa yung values ng entitlement, kasi ito si Lacson, ang inaangal niya, tignan niyo, ha. Ang inaangal ni Lacson ngayon, eh masyado raw itong mga newbie senators, masyadong maaangas, gustong kumuha ng mga committees na gustong hawakan nila, na maraming mga committees. Samantalang nung bago raw siya, ibang-iba kasi yung sitwasyon nung bago kang senador at ibang-ibang sitwasyon ngayong may mga bagong senador, no? Eto kasing mga to, hindi naman to mga new, bagong halal lang naman. Sino lang ba bagong halal dyan na senador? Ang bago lang naman na maaari niyang tukuyin dyan, si Go, si Tolentino at si Bato. Pero yung the rest naman, mga senador na din nung araw. Diba? Ano bang sasabihin niya na itong mga bago? So, yung pinatutungkulan ni Lacson na mga bago pa lang, at si Amy Marcos. Oh. So, pero ang tagal na sa politika ng mga Marcos, diba? Pinatutungkulan niya itong apat na to na bago na naghag na parang ayayabang na raw. Wala kang magagawa. Parte sila ng majority, diba? Ganun ang kalakaran, kung hindi pa alam ni Senator Lacson. Ang kalakaran sa Senado, pag nanalo yung, kung sino yung mayorya, kung kapartido yun yan, sila-sila, di ba? Kaya nga nahati yan, eh. Merong majority tinatawag at minority na tinatawag. Ang problema, yung mga minority, nakikisaw-saw pa. O, di ba? Ang usapin kasi ngayon, ganito kasi usapin, yung mga majority black dati, na hindi naman kapartido ni Digong, kano lang, kaalyado. Tinatawag natin kaalyado. Sila Gordon, sila Lacson, sila Grace po. Eto mga kaalyado to, anytime. Nagdeklara na nga si Grace po, di ba? Pag tinanggal nyo si Tito Soto, lilipat kami sa minority. Pag lumipat yan sa minority, lilipat ako. Ibig sabihin, hindi talaga sila ganun kasolido sa pagsuporta sa ating Pangulo. O, kung ikaw naman ang Pangulo, ang dami mong naipanalo. Palagay mo na sa 12 na yun, ang solid sa iyo, 10. Tapos may dati ka pang solid, si Manny Pacquiao. O, di ba? Yung mga naiwan dun sa Kongreso na solid sa iyo. Sama mo na si Gordon. O, kung may pagsisimulan ka na malaki-laki, bakit mo naman susuyuin pa mga katulad ni Grace po na nagbabanta pa na pag hindi nyo ginawang Senate President, hindi ganun ang labanan, hindi takutan. Sa Senate Presidency, laging numbers game yan. Kung si Cynthia Villar, wala kang kadaldal-daldal si Cynthia Villar, hindi ganun na mga magagaling na tao, may utang na loob. Mga pagpapakita, panaypasalamat, at hindi nagsasalita, magugulat ka na lang, Senate President na si Cynthia Villar. At naniniwala ko dyan, ano pa bang hanapin mong kakayahan? Kung sa kakayahan at kakayahan rin lang, between Tito Soto and Cynthia Villar, yun ang pagpipilian na Senate Presidency. Senate Presidency? Siyempre, dito ko kay Cynthia Villar. Di ba? Mas mahusay di hamak yan. Ang meron lang kay Tito Soto, magaling siya na
yung mag-compromise. Yung compromising siya, very compromising. Lahat naman ng senador sinasabi, yan yung katangian ni Tito Soto, no? Magaling siyang, yan, magandang trabaho yan. Alam nyo kung saan bagay ang ganyan trabaho. Senate Majority Floor Leader, ganun talaga. Pero as Senate President, yung head ka ng isang napakalaki, Senate President ka. Alam nyo ba sa hierarchy ng Philippine politics, diba? Pangatlo yan. President, Vice President, Senate President. Yung mga under the table na galawan ni Tito Soto, maganda yan, magaling siya riyan. Pero yung titular head ka, yung titular head ka ng isang napakalaking, yung tinatawag nga yan na mataas na kapulungan sa Kongreso, yung Senado, maging title head ka, eh ang laki ng responsibilidad dyan. Pati yung, kasi Senate President, imagine nyo muna, no? Eto bang tao na to ay pwede tong maging presidente? Yun yun eh. Kasi pangatlo ka, president, vice president, tapos senate president. Yung galing niya ba na pakikitungo sa mga senador, kaya niya yan dalhin sa paghawak? Kaya niya bang humawak ng bansa? Yun yun. At sa tingin ko, kung si Villar at si, ano, eh si Grace po, alam niyo na ito nakakatawa kay Grace po ngayon. Nanalo siya second, no? Second siya as anong tawag doon? Wala siyang partido eh, di independent. Okay, nanalo siya as independent. Ngayon, buong pag-akala niya ngayon, eh malakas yung ano niya sa tao, no? Eh kaya ka naman mukhang malakas. Una, hindi ka binanata ni Digong. Kasi pagkakala nga ni Digong, oh, manalo ka man, kaalyado ka naman. O eh kung nagdeklara ka before nitong laban na hindi mo susundin si Digong, bakit hindi ka niya kakanain? Lahat ng kinana ni Digong, ocho derecho, derecho, kangkungan ang inabot. O ikaw, Grace po, kung ikaw nagpahiwatig ka na hindi mo susuportahan pag nanalo kang senador, malamang binanatang ka ni Digong. Yun na kapag, yan nga yung mali ng ocho derecho candidate. Ang binanatan nila ng binanatan si Digong, eh napaka-popular na presidente. Ha? Ayaw pa rin maniwala. Hanggang ngayon may mga kakilala akong liberal party. Ayaw maniwala na popular na presidente si Digong. Ang paniniwala nila, eh si Digong daw ay may mga army ng trolls. Army ng trolls? Na nag-ano rin sa internet, mga peking tao. O, yun yung paniniwala nila. Kaya, semplang sila sa kangkungan. Ang hindi nila nalalaman, ni hindi nga alam nung mga barbero, nung mga driver, kung ano ibig sabihin ng internet trolls. Tapos sasabihin yung internet trolls, okay, kung malakas na malakas talaga yung internet na sa labanan sa politika at hindi na inararamdaman nila yung ginagawa ng presidente, kundi yung mga pananaw na lang sa internet, eh ang dapat yung nag-number one senador ay si Dr. Willie Ong. O, di ba? At ang number two, si Gadun. Yun yung sinasabi. Ito yung mga malalakas na tao sa internet. Sa internet sila buong nangangampanya. O, ano sabi? Anong... Mas ma alam niyo mga liberal party, mas magaling pa mag-isip sa inyo si Dr. Willie Ong. Ano sinabi ni Dr. Willie Ong? Pang 18 yata siya. Ang sabi niya, natalo siya. Bakit siya natalo? Kasi nangangampanya lang siya sa internet, sa Facebook. At kung saan lang malakas yung Facebook, dun lang siya malakas. 'Di ba? Ganun ang magandang pananaw sa buhay. Kaya yan si Willie Ong, balang araw, magiging senador yan sa susunod. Kasi alam niya yung alam niya kung paano siya nanalo, nagpapasalamat siya. Alam niya kung ano yung tinakbo niyang kampanya. Etong mga ocho derecho, etong mga liberal party, hanggang ngayon hindi nila matanggap na popular na pangulo to si Digong. Kaya nung binanata nila, sila lumabas na kontrabida. San sila dadamputin? Sa kangkungan. Eto si Grace po, kauupo pa lang, pangalawang termino niya, kinakanana ka agad, nagbabanta na agad, nalilipat ako sa, edi lumipat ka,
mag-opposition ka, eh, sa titigas ng ulo ng Liberal Party, kala mo mahawakan mo yan? Akala mo, si Drilon, si Ontiveros, si Kiko Pangilinan, at saka si Dilima, babaw sa'yo, ikaw ang magiging leader nila? Hindi rin eh, di ba? Baka paglipat mo doon, mas lalo kang kawawa. Dahil, wala ka na lalo, di ba? O sige, lumipat kayo doon ni Tito Soto, saan kayo dadamputin? Labanan niyo si Tito Soto ni Tito Soto. Eh, actually, hindi naman lumalaban si Tito Soto. Eh, dinadamay mo lang siya, di ba? Eh, dinadamay mo lang si Tito Soto. Si Lacson din, dinadamay din si Tito Soto. Dinadamay pa nga ni Lacson si Manny Pacquiao. Okay, ang ibig ko sabihin, numbers game po yan. Hindi po yan usapin ng matagal na ako rito, bago pa lang kayo, ang astig nyo na. Siyempre, bago sila. Gusto nila sila mamuno dahil nasa kanila yung numbers. Ibig sabihin, kung konti lang na ipanalo nila, maghanap sila ng kalyado. Pero kung marami sila na ipanalo, ganun talaga labanan. Diba? Hindi nyo naman sila kapartido. Alyado lang. Eh kung alyado lang kayo, mas papanigan ng mga kapartido nila. O di makikipagpartido kasi kayo. Hindi yung pumuporma kayo ng independente kayo. Tapos, pag matatanggalan ng mga committee chairmanship, aangal kayo na newbie pa lang yan, mga yan, kami matatagal na. Hindi yan usapin yan. It's always a numbers game. At pag numero ang pinag-usapan, walang tatalo kay Digong. At pag walang tatalo kay Digong, kung sino in-endorse niya sa 2022, kahit na maaga magsimula ang kampanya sa Grace po, kahit na isama niya lahat ng mga dilawan sa Pilipinas, pupulutin sa kangkungan yan. Hanggang dito na lang po, Political Aratilis.